Gusto na raw wakasan ang Department of Transportation ang kanilang kontrata sa Buri o Busan Universal Rail Incorporated na maintenance provider ng MRT3 dahil daw yan sa dami ng aberya sa tren. Giit naman ang Buri, hindi dapat isisi sa kanila ang mga problemang dulot ng kalumaan ng mga riles. Samantala, ipatatawag daw sa susunod na hearing si dating DOTC Secretary Mar Rojas. May report si Jam Sisante. Sa dami ng problema sa MRT nitong nakaraang taon, nais na raw wakasan ng Department of Transportation ang kanilang maintenance contract sa Busan Universal Rail Incorporated o Buri. Ang posisyon namin, ang maintenance ay dapat i-terminate. Wala nang mas matinding ebidensya kaysa sa araw-araw na nahihirapan. Huwag na huwag nating bigay yung mga, well, mayroon kami yung mga dokumento ng series of derailment. Giit ng Buri, ginagawa naman daw nila ang kanilang obligasyon. Pero kung ang problema ay ang kondisyon ng riles, hindi raw dapat ito isisi sa kanila. Nasa contract po namin yun, no? So pagka nagkaroon ng glitch na arising from the condition of the rails, exempted kami. Dapat hindi kami nabiblame. It appears that there is a concerted effort to make us fail, even if we're delivering the required train availability under our contract. Sabi ni Senator Grace Poe, Chairman ng Senate Committee on Public Services, na nagsasagawa ng investigasyon sa estado ng MRT, malinaw na may mga pagkukulang ang Buri bukod sa iba pang problema. Ang sistema talaga sira sa umpisa pa lamang. Kaya sinasabi din ng DOTR na kahit na putulin nila ang maintenance contract ng Buri ay hindi nangangahulugan na maayos nila ang problema agad-agad. Kaya meron silang mga rekomendasyon. Ayon sa DOTR, may pagkukulang din ang Sumitomo, ang unang maintenance provider ng MRT dahil napabayaan ang mga kalawang sa riles ng tren. Sabi ni dating MRT General Manager Alvi Tangkol, hindi raw agad umaksyon si Nuoy Transportation Secretary Mar Rojas. Ilang beses daw sumulat at pinaalalahanan ni Vitangco si Rojas noong 2012 na dapat nang asikasuhin ang bidding para sa maintenance provider, ngunit hindi raw kumilo si Rojas. I noticed that from January up to May, they have not done anything. So they have wasted January, February, March, even 5 months already. Did he respond to you? No, Your Honor. This letter, it was officially received by the Office of the Secretary, but it was never replied to. At nang pumili ng kapalit, ang nakuha, PH Trams, na kinabilangan ng isang Marlo de la Cruz. Ayon mismo sa kapartner ng PH Trams na dumalo sa pagdinig, hindi tumupad ang PH Trams obligasyon itong bumili ng spare parts. Marlo de la Cruz was mentioned to be known with influential people being with Liberal Party. Who mentioned this to you? Almost all of them, ma'am. When you say all of them, all of the incorporators of PH Trams. Was it just the head of the DOTC? Did they mention Secretary Abaya or did they mention anyone else? I do not know which secretary, but I'm sure it's a head of an agency. Miyembro ng LP si Rojas at maging ang pumalit sa kanyang DOTC secretary na si June Abaya. Ipinasabpina ng komite si De La Cruz pero ayon sa abogado niya, hindi ito dadalo dahil may nakabinbin ng kaso sa Sandigan Bayan. Ngayon na wala siya dito, mas lalong lumalakas ang suspecha natin na talagang parang pinagkakaisahan lang nila yung bidding o meron silang undue advantage dahil nga meron silang kakilala sa loob. Iimbitahan din daw ni Poe sina Rojas at Abaya sa susunod na pagdinig. Patuloy na kinukunan ng pahayag ng GMA News sina Rojas at Abaya. Jam Sisante, GMA News.